na ang latest sa mundo ng entertainment. Successful ang isinagawang charity concert ni Jojo Mendres. Ang nalikom na revival key mula sa tiket ng mga nanood ay pagkakaloob nito para sa mga batang may cancer. Ang highlights, alamin natin sa reporta ito. Naging matagumpay ang ginawang concert ng tinaguraang revival king na si Jojo Mendres. Labis din ang kasiyahan ni Jojo dahil bukod nga sa tagumpay ng kanyang first major concert, ay ginawa niya rin ito para sa kawang gawa. Ang mga batang may cancer sa Child House Manila ang beneficiary ng event. So nung nag-perform ako doon for free sa Child House, yung mga batang may cancer, tuwang-tuwa sila nung kinakanta ko yung Sana. So doon ako nakakita ng parang, you know, yung nakakuha ako ng strength sa kanila na minsan syempre nakakalimot ako sa sarili ko, nagre-reklamo pa ako sa mga blessings na meron ako sa buhay. Pero nung nakita ko sila, nung nakita ko yung saya nila na kahit sila ay may karamdaman, makikita mo na ganun pala yung taong ganyan. So dapat magigang mapagpasalamat kung anong meron kang binigay sa'yo ng Panginoon. Kaya sila yung naisip kong tulungan. Sa kabila ng maginhawang buhay ng kanyang tinatamasa, ay nais niya na matulungan ang mga batang mas higit na nangangailangan. Yan, dapat ganun naman talaga, di ba? Kaya nga sabi ko, hindi naman ito profit making . Sa totoo lang, kung makikita niyo yung production expenses nito, wala kang kikitain dito. Ang sa akin lang is, makuha ko ang panahon ng mga may kayang tao, maka-influence ako sa kanila. You know, yung mapauo mo sila right there and there, kaysa simpleng wishes yun, ang laki ng epekto nun sa kanila. Madadala nila yung sa kanilang buong buhay. Laging maalala nila yun. So yun yung hindi mapapantayan ng halaga. Isa pa sa nagbigay sa kanya ng kasiyahan ay ang nakasama niya sa stage, ang kanyang idolo na si Nora Honor. Inawit pa niya ang napasikat itong awitin na Handog. Nakakollaborate din niya on stage ang Queen of Songs na si Miss Pelita Corrales. Umawit din ang revival king ng kanyang mga original na awitin tulad ng Basta Ikaw at ang isinulat na kanta ni Jonathan Manalo. Oh, meron akong ilalabas na original composition ni Jonathan Manalo. So blessing sa akin yun kasi syempre bago akong singer tapos isang Jonathan Manalo, di ba? Hindi makukumpleto ang pagiging mong singer sa panahong ito ngayon kung hindi ka kakanta ng isang Jonathan Manalo composition. So ako, pinagkalooban niya ako. At narinig niyo kanina yung kanta ko, yung Ngayong Nandito Ka. At kasama ng kanyang kapatid, ay inawit naman nila ang kantang napasikat ng megastar na si Miss Sharon Cuneta.